So, diya sa anya sa imuhang wala utuo, ina nalipay ko kay naatay. Love you, love you. God bless you. Sige na, ito siya. Basi, ang imuhang bless niya mo eh, hinungdan niya si God mo bless niya ang life. Ina, God bless you. God bless may give you American. Wala mo kaila sa inyong tapad. Ilay na ka sabi kay basit mo na'y pinakauna nga now, imong makita rin ang isip mo sa langit. Iwa mo nagkaila si Ray. Sure? Who you? Sure? Inigabot sa langit mo na ka, who you? Ang sumusin. Okay. Salamat ni God. And, sure pa, Sarah. Ako may katapol basta lang yan. Tumori siya ang ato ang team this afternoon. What happened after a person accepted Jesus Christ? But first, I'm going to ask you, have you already accepted Jesus Christ? Amen! Umin kayo. Kanang tinud-anay dyan. Tinud-anay. If I am God, if lang, tadilingwan ko God. If I am God and I can see your heart and mind and I know your secret keys, all the things that you have done in secret or can be seen by everybody, I'm going to ask you, have you accepted me? Amen. Amen. What will you say? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes? Yes. Maybe? Yes, accepted, but... Or starting to... Ako dila ko perfect. Or on process of accepting. Or really accepted Jesus Christ. Because if you have not accepted Jesus, may tao na di makasasama. Truly, kanang tinud-anay ba? We can also help you accept Jesus Christ. Kaya naman tayo, pwede man na maka-help no, na may mga Christian workers na pwede maka-pray in order for you to truly accept Jesus Christ. Later, you can approach us. Because this message are only for those who really accepted Jesus Christ. This message is not, so I assume that all of us has already accepted Jesus Christ. Amen? Amen! Amen! Katulad ni amen. Well, amen in spiritual, it means I agree, I believe, yes. So, let me ask you, I will give chance to those wala nitubag. Have you already really accepted Jesus Christ? Amen. 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 Salamat sa Ginoo. So this is our verse, John 1:12. I would like to ask you everybody to read. Okay, 1, 2, 3, go. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Amen. Yet to all who did receive him, the great promise. To those who believed in his name, he gave the right to become children of God. So the question is, are you already a child of God? Amen. Amen. Because if you are, then you already receive and believe Jesus Christ. Dili si Allah, dili si Buddha, dili po isa pa man na mga si Ramis or isa pa diha. Saksi ni Jehovah. But Jesus Christ. So no, then Shadriya, why did the verse uses the word receive? Diba? Ano siya? Yet to all who did receive him. So, nadawat na. Dawat. Wala pa, mudawat pa lang. Dili. Nidawat na. Dawat. Ingon man mo gayon na, you already received Jesus Christ. So, anong tanaw, nganong receive ang pasabot, ang receive ang gigamit na word? Why man receive? Ingon siya, first of all, receive ang igamit because someone gives.
You will not be able to receive anything if nobody gives you something. Yes. Sakto? Correct. That's right. We will only receive if someone gives you something. So, first of all, someone gives. That's why someone receives. God gave everything to you. That's why you have everything that you need in your life. First of all, someone gives. Right, that's now. Why someone receives. Kay kibalo man si God what you need. What the person has. So, gihatag niya tanan. So, someone gives. That's why someone receives. If someone offers to give, so if I will offer to give you something, the other person, kamo, you have the right to decide whether to accept it or not. Tama ba? Kung ano mo nga? Sige, mo offer ko ni mo o barko. Hindi mo sa tinawad mo. Offer ko ni mo, hatagan ta kasakyanan. So naalani mo, if imong dawaton ang sakyanan or dili. So siya diya, it's the same with Jesus Christ. He offered salvation, but not all people receive Him. So gi-offer na niya, gidawat na ba nimo? Gidawat na nimo? Amen! 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 Wala man kong nasuko na po. Ano siya kanyang mga naamba? Murang dili mo ganahan mo. Pagpadayan pa mag-istorya ba? So, gi-offer niya ang salvation. Gidawat na ba nimo? Amen! Amen! Now, amen. Someone is going to ask you, are you already saved? Amen! Amen! Ayaw na mo pagduha-duha. Ayaw na mo pagduha. Gi-offer na sagot niya. The only thing that you need to do is to pagtuo. Receive and accept. Pagtuo, di ba? Tuo na si Jesus Christ. Jesus Christ, if Jesus offered His life, di ba? Jesus offered His life man. So who will receive the offer? Huh. Jesus, di ba? Naman na, Jesus offered His life for us so that we have salvation. So if He offered His life, someone needs to receive it. So if you already receive it, then believe that you are already saved. Amen. You already received the offer. Amen. Nabito sa kumpanya, kung gi-offeran ka, na, oh, hired na ka, eh mong gi-receive ang kontrata. So kung may makunta na rin mo, uy, nadawat na ka, gusto kayo mo response? Yes. Yes. Yes, nadawat na po. So if someone is going to ask you now, are you already saved? Yes. 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 Are you I received yeah. Jesus Christ yes. who died in the cross for us. Wala na mo tanda ba kasi na mo tanda niyo? Yes. Partial. Claim it. What about partial? You are already saved. Kaya gi-offer na niya. Now, aside from receiving, you must also believe. So, kay gidawat naman ni mo Jesus Christ as your Savior, as your Lord, how are you going to believe in His name? Bidaghan pa may kanya, I believe in Jesus Christ. But how do we truly show that we believe in His name? How? Kay listen ko ni ang demonstration sa iyo ang pag-istorya that I believe in Jesus Christ. I believe, natanong kanta kayo na ba? I believe in the name of Jesus Christ. I believe that He is powerful. I believe that He can do miracles. I believe that nothing is impossible. Pero pag naroon tayong problema, nawala ang tanang belief. Pag nagsakit-sakit na, nawala na ang belief na naay miracle. Until now, God can heal sicknesses and illnesses. Hallelujah. Amen. Until now, wala ka na usab ang iyong pagkagamhanan. Siya nga, kinig duha, the receiving and the believing go hand in hand. It's not, dili siya possibly, dili siya dapat, nga ikaw na ka mudawat. Ora, mudawat na mo nga, Jesus is Lord. Pero dili ka mo believe, dili ka mo trust. Duha man eh. Kaya kung isa lang, nawa, duha ang iyong instruction, you must receive and you must believe in order for you to be given. Take note of the word to be given.
If may not get kana to be given, pasabot, Jesus Christ, you don't have anything. Wala imo. That's why you have to be given something. And ang gihatag ni God is the right to become a child of God. Now, so not if we are only given the right to become a child of God, what does it mean? If we receive, what does it mean, man? The right to become a child of God. It means we are not yet child of God. Why matagaan ka ng right katungod? We are not yet sa una. Wala tayo katungod. Anak sa liking kawayan. Wala tayo katungod sa una. If we are going to analyze the verse ba, if dili ka mo receive niya, if dili ka mo believe niya, kay duha man, we don't have the right to be called a child of God. Because we are Gentiles. Oh, Gentiles ta. If we only receive not the choosing people and not believe, we still don't have a right to be called a child of God. That's why He gave the right. If we only believe, matuo ko na yung Ginoo, matuo ko na yung Jesus Christ, but we don't receive Him. Receiving is different because when you say you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you will obey. You will obey His commands. Now, believing is different. You believe in His power. Now, do we all believe in His power? Amen! 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 Hallelujah! Tugay ko na. The other, katong Thursday night, masiguro to. Ano ako, gusto na, tabayog, ako gusto na, naisunog, isa mo ah. My God, eh, matang pa ko, alas dos sa kagao. Naisunog sa mga, tabangi ko ka upo. Ano di ay? Ang pastor alay tubagon? Diba? Each of us, ang pastor na lang siya to help, to manage. But each of us is a child of God. Amen. So, ayun, ang power ni God, pwede mo manifest sa imong life. Not just the pastor. Amen. Ang power, ang miracle ni God pwede ma-happen sa imong life as long as you are a child of God. Amen. Amen. But what about, but they said, papalihok kong basa daw. They said that all people are children of God. Is that true or not? If a person has to receive and believe in His name, in the name of Jesus, in order for him to become a child of God, what do we call those who did not receive and believe? Whose children are they? Question mark. Kinsa mo silang anak? Anak sa liking kawayan. Anak sa liking kawayan. Kinsa mo silang anak di ay? Kaysa una, na wala ta ni-receive o wala ta ni-believe ni Jesus Christ, basic appeal ko ta rin. Question mark pa itong papa. Sa una. Sa una. So, kinsa ba na yung papa dahil sa una? John chapter 8, verse 42 and 44. So, Jesus said to them, if God were your father, kung si God pa daw ang papa nila, you would love me. Si Jesus ang nagstorya ani. Siya, higugmaon ko ninyo. Now, usa ako na itong paghigugma si Jesus Christ. Jesus said to them, if God were your father. How are you going to show? Okay, di ba? Di ba, meaning sa love, kung sa man, love is an action word. Di ba naman ano? Love daw ko no, is an action word. It's not a noun. Tama ba? Yes. Lawa sa naningog. How about you? Diba? So, you have been loved 6 times. If you will say, sa mga parents, if you will say that you love your good children, kung sumayin mo ang gibuhan, you give them good education, you provide for their needs, you protected them from other people na intention, bad intention sa ilaha, kung sa paman, you sacrifice for them, eh, love mali mo. Kanya sa bakaw asawa. You buy food. When you love each other, masamayin mong ginabuhat. Air.
You care. Sama man. Kana all. Kana strong affection. Ba? Strong affection. Kaya, dili na mo higong maglain. Give food. Lutuan din mo. Di ba? Di ba? Gusto ko yung tinay nga. Lutuan mo. Hinigong ma. Faithful. Me. Oh, faithful daw po mo. How much you end? Atakan pa yung mga gifts. Di ba? Ang imong, isa na kasi kung may tinay nga, ang desire din mo kay mo palit yung gift na mas mahal pa kung unsay naa sa imong ha. Oh, sister Jen kay, So, di ba no? So, sometimes, ang imong ihatag nila kay mas mahal pa kaysa imong gipalit para sa imong self. Kay love ka ni mo niya. That is right. Affection based. That's right. Na siya. So, how about kay Jesus? How do we show our love for Him? That if God were your father, you would love me. So how are we going to show our love for Jesus? Tumano siya. Ato siya, tumano siya. For I have come here from God. I have not come on my own. God sent me. Why is my language not clear to you? Kaya nga nung di man dyan mo kasabog na ako. Nga nung di man ko ninyo masabtan. Kaya ang rason, because you are unable to hear what I say. Tinawag, bakit ba sila kadungog? Kadungog sila. Pero, unsa may ha? Pagungon-ungon. You belong to your father. The devil. So sa una di ay, nawata ni dawat, uwata ni believe ni Jesus Christ, ang father di ay, kay? Satanas. Ang Satanas. Unya, daghan man karon ang hiling mo dawat, ang wala ni receive ni Jesus Christ. Unya, wangkon nga, anak, maingon siya nga, ang kanik, may kan ba nga? Ang tanang tao, anak sa Diyos. Tama ba na or mali? Kung atong i-base, ani nga, ani nga verse, mali na siya. Nga naman siya, namamunay anak ang demonyo. Kaya, musugod na ito. Come on, right? Come on, baby. Kasi may musugod din nga, mahimong anak sa demonyo. Wala, di ba? Why siya? Why manahin mo silang anak sa devil and you want to carry out your father's desires? He was a murderer from the beginning. Murderer not holding to the truth. So if we don't have the truth, the truth is Jesus Christ. When if we don't have the truth, speaks his native language for his then we are not the child of God. So when he lies, he speaks his native language, for he is a liar and a father of lies. Now what kind of life does a person has before he became a child of God? The person leads a worldly life because of sin. Now, kining sin, mukontrol ni sa tao. Katang tanawon, unsang nga klase nga life. Kisa'y nakasuway, ani. Head. Sa una. Oh, before. Suka ko sa katedral. Kisa'y kasuway, ani. Kapatrik. Akan na. Sure na ganyan. Grabe ko lata pa his brother Ed. Six times. Ako na natanan sa una. Ay! Aray! Sagot! Wago! Papa! Gusto na mo na yung town? LGBT! And there are churches. Ay, Katolik ko. Ay, sorry. There are all the churches na accept na. Si Pope, naunsa naman si Pope yung tao, right? Friendship. Sex, oh. Marriage. Issue of the friendship. Nagdaulo na. They are already legal and valid. Illegal, nabitaw nila. And the reason is, para, naani ka rin doon na ilang reason, para protected ang usa ka tao. Like, say, for example, nagkuyo sila. Babay, o lalaki, na naka-acquire sila o mga di properties dapat, kay, to protect the other abogado, one, man, may painasal na lang sila para na sila yung protection sa inahang mga properties if in biblical case speaking, di mo sila, dapat just like church, the real same-sex marriage? Married people na lalaki o babay. No, go. Diri rin na siya. Niya, kita, masagunta. Abogado, kira? Masagunta, diri. Sa loob. Dili. Di may gusto. O niya, naingon na dito, matumanon ang balaod. Okay,
Diba? Oh, kaya i-honor ni God ang law of the land. Ito, biblical. So is this part of the law of the land that God honors? Future na Sodom ang Gomorrah. So we have to be wise. Wow. Unsa nga law of the land ang i-follow sa will ni God? Kawatan. Pinalupin. May kawatan. Alam mo yung kawatan nga tinago ng mga kawatan. Diba? Wise na kawatan. Oh, let's say for example, wise kay ka, imong kawatan ilang property. Pinaagi sa paglimbong. Money heist. Oh, ilimbong mo na nimo ba ang mga paagi? Sunod, hakugan. Dili generous. God is a generous God. Na it's not wrong to work in order for us to have money. Dapat pizza. It's not wrong for us to pray, my Lord, tagalay ng blessing because kailangan, ato lang yung rent dire. At if wala tayong kwarta, kabalaga. So meron kang ika-rent dire. Napit na. What if wala tayong money? Masa meron kang ika-kaon? Masa meron kang ika-provide? Masa meron kang ika-apang? Ika-bayad o kuryente? But kini siya, kung ato na yung ginabuhat, nga mo ni atong priority and we forget about God. Okay, di ba? Importante man jud. Oh, matay. Oh, disrespectful to parents. Na di na maminaw sa mga ginikanan. Goy. Mingo na ginikanan na no cell phone for today. Goy. Oh, you study first before mag-uyab-uyab. Study first before oh, nga. Wala sa iyo ang karoon. Laag. Goal no regard. Talikta na lang ang mga ginikanan. Disrespectful to parents. Honor your father and your mother. Di na pwede. Tatubangan sa Ginoo. Amen. Dili mo sugod si God, anak. Backbiting. No. Slandering. Kailangan no. Magdaot ka. Libakero. Nya libak-libak. Nya gossiping. Hatun-hatun. Istorya. Nya. Dugangan. Dagdag bawas. Ato siguro kuha-kuhaan ay dagdag bawas. Dagdag bawas, dagdag bawas. May nung doon. Ayan, nagdugang-dugangi. Kuha-kuhain na lang. Ayan, ito yung istorya na itong bati. Ito ng nindot. Ayan, bati man yun yung istorya. Banag-asawa. Walay magpaubos. Ta, garbo. Kung kagkao, no? Kagkao. Wakit kuwarta gihaltag. Ay, respeto. Sa gano'n, mga yan. Girut yung gano'n. Hilang mo yung linuto. Hindi sa bot. Ang ala, mong gito. Parang ikaw, alam dahil yung kag-ulo. Mayroon siya, ikaw po. Dahil mo yung ulo po. Ikaw, hindi mo ka maminaw. Ikaw po, hindi mo maminaw. Ikaw, mapahitas po. Siya po, mapahitas po. Pakog mo na. Masa yung mahita po sa inyong pamilya? Scattered. Gobot. Many people strive to change. Just like us. We strive to change. Kisa pa man diri ang... Just... Ato lang i-examine. Ito lang tamuhan sa akin. Para dili malihan. Na kita ang tanan diri ang nag-struggle doon ta. Ikaw ang pagbago sa itong kaugalingon. Kanang kita ang tawag nila nga. Wala. Na-change ako. Kanang sala bitaw nga permitting na balik-balik na. Balik-balik, di mo yun. Nabalik-balik na nga sala. Nga, ipangaliwan ako sa pasayon, pero nabalik na po. Kaya ipanikamutan na pumunta na ito nga. Nabalik. Dili na ito mahimo. Nga, mingon si God na. Kinanglan mag-ampo ta. Kaysa madali ang ampo every day. Nagapo kayin. O niya, mag-ampo ang prabata na. Kaya nang, oh, nabinaw ko sa Ginoo. Huwag ka nabinaw. Buntag sa'yo. Buntag. Yun niya. Ang atong spiritual food is the Word of God. Pero wala talikaon every day. Matulog ka. May pang physical food. Yung ginakaon na ito. Morning. May breakfast, snacks, lunch, snacks, dinner, midnight snacks. Baka mata mo ng alas dos, kadlawan nga snacks. Pero ang word ni God, wala, itay kaon-kaon. So imagine na daw mo no, ang imong spiritual body. Unsa siya kaniwang karoon.
Kanusa ka last time ni kaon og spiritual food? Kay kung last ang last imong kaon, kung sa tong body ba, last na kaon kay last week pa, kato pang pag Sunday, wala ka na everyday og kaon, kung sa'y may nabo sa imong lawas. What will happen to your body? So liwang na ka, nagkurog-kurog na, mumulang ka, huwag na halos kalakang. Now, let's go to spiritual. When was the last time that you eat the spiritual food? Last Sunday? 3 days ago? 4 days ago? Eh kung 3 days ago, nagliwang sa isang siya. Nagpasig, wala nang nakadumog niya. Ano na lang yung spiritual body? Okay, masige, nagigampo. Isang diba? Akong example, eh. Pastor Erin na lang. Erin, liwang na kay ko. Mga tanahitawan ko. Pastor Erin, makadumog. Siya siya kaon sa physical. O siya kadumog siya ang spiritual body. No? Nagpakaluoy na rin niya. Oh, Erin, that's sweet. Pastor Erin. Ayan, pagsabot sa it, kay physical food. Oh. Midnight snacks, dawn snacks, salamuratic snacks. No, but how about the spiritual food? Nga itong kinakaon. Siya, many people strive to change. But why is it that the change is not complete? Kinsa man diri ang completely changed na gyud? Diba? Complete change. Sometimes a person changes. But only... Na-change na tao. But only for a moment lang. 2 months, 3 months. Why is it that? Ayaw ba? 1 week. Why doesn't isa may na-change na rin 2 days, but the third day, nibalik. Behavior. Nibalik. Kaya wala ka agwanta, nibalik na sa didog sala. Na-change siya for 3 days. Now, why is it that real change does not last? Why does a person goes back to his old way of thinking, behavior, or life? Kinsa man diri ah, since na-converted into a born-again life, wala na kita halong pasaylo, eh wala na yung namasala. Wala. Why? Because most of the time, most of us, still nag-struggle. Why man mag-struggle ang tao? Kay na ay demonyo. Asa man ang demonyo? Naa sa gawas sa balay? Sa suod sa balay? O sa suod sa tao? Tulo man eh. Asa man niya? Nasa sulod? O sa gawas? Sa gawas. Kay kung naa siya sa gawas, maglisod siya sulod because the Holy Spirit is inside of you. Amen. But if naa siya sa sulod, where is the Holy Spirit? Minggawas. Tigawas. So, what is really needed for a person to achieve real change? What is really needed? Pikamudaw ko lang ito magbe. Ngayon, namagin times na dili na maminaw sa itong mga gilikanan, mga batanono. Namagin times na dili na mutuo sa Diyos. Ngayon, dili ba kita magpabadlo? Ngayon, dili ba kita magpareview? Ngayon, kung i-review ka sa itong mga isig kataw, ngayon, masuko pa kita. Kung naayon mo, bato na ito nga, sister, brother, kana, mali, baya na. Ngayon, masuko pa ta. Why man? Yeah, why man na makalintan pa na ito ang gitudlo ni God? Makalintan na ito. That's why we don't have real change. What is the desire of God for man? Palihog lang kong basa. God desires that all men become holy and blameless before Him. He has a lot of instructions on how a man becomes holy, but a man has to obey his instructions. Correct. What's your desire ni God? Now, if you are going to go back to Genesis, God created man without sin. And His desire is for that man to live in eternity without sin.
Paano sa may kahit na po? Nakasala ang tao. Pero kung sa may ibuhat ni God sa dihan, nakasala ang tao. Nihimo siya plan for salvation. Genesis chapter 3 verse 15. Mulihan niya ang kipuhusan. Ang tao sa usang babae to crush the head of the serpent. So, siya gihapon, ang iyang desire is for man not to sin. For man to become holy. Yeah, if we have God, then we should be holy na unta. We should not commit sin na unta. Di ba? Kung atong i-analyze ba? Kung atong i-analyze pag-ayo, the desire of God is for us to become holy. And that's why God made us as the temple of the Holy Spirit so that we will become holy. But what happened man? Ay, wala man siya mahuli, Pastora. Uy. Diba? Kada mo, namuha na. Wala man siya mahuli, Pastora. Uy. Okay. Di man ta perfect. Atong tanawon nun niya, what's the isugo ni God? Why do we have to obey the will of God? Ganong kinahanglan ta maginaw sa yung instructions? First, kung atong itong i- kisa kay mga working dire, nagtrabaho. Nagtrabaho. Diba, naay kumpanya sa physical o napoy kingdom of God. Atong taga-angkog i-comparison para atong mas masabtan pag-ayo. Sa company, the one who applies needs to know the requirements in order for him to be hired by the company. Sakto? Amen, sakto. Kinahanglan, sa company, needs to have a British accent. So, kung wala kay British accent, ayaw nag-apply. British accent. Sure, dyan na. Dito ka madawat. Diba nga, needs to speak Japanese. Ngayon, diba, Bisaya, rin tao, ng Tagalog, ayaw nag-apply. Kaya mas kaya magkapila ka mo apply, di dyan ka madawat. Kaya, mo may requirements. Kumingo ng company nga, ang height nila yung required kay 6 feet. Oh, 6 footer. Yeah, kung kita-ita, wala, di ka naman patuga-tuga. Ako, si Sir, kaya rin makapasar. Ako, liman ko, 6-footer, so di ko ka-apply. O niya, ma-apply mo dahil ko. Hindi lang ko magkapoy-kapoy. Liman ko, di mo ko padawat. Mas yung pag-heels ko, masakpan ang gihapon. Masakpan ang gihapon akong height. How about the kingdom of God? Man has to know the requirements of God in order for him to enter heaven. God is the owner of heaven. And there is a requirement for anyone na ganahan musulod ng heaven. Og ato lang i-found out later. So note, an employee has to follow the dress coding required by the company and wear his ID. So kinsa may kusod ang kumpanya diri, why ID? Pakasulod ba mo? Kung why ID? Dili ka, no ID, no entry. O yan, kung ang dress coding kay dapat walay ka na itong bubo kaayo, shorts. O yan, mag shorts ka, di yun ka pasudlong sa guard. Diba na may company nga, no sleeveless, no spaghetti, no slippers. Ya kung mga tubang ka dito sa guard, di dito ka pasudlon. No face mask. Oh, no face mask. No facial. Pero facial. Maskin pag gaysano rin sudlan. Kung wa kay face mask, di yun musugot ang guard. Na makasulod ka. Ano man? Oy, wala na mo. Requirement yun siya nga naakahana before ka maka-enter. Sa diha sa God, as a man or woman of God, we need to follow the spiritual dress coding required by God. Unsa man ang spiritual dress coding? Isa nga, you must be dressed in white. That is holiness. Talking about holiness, you must be dressed in white. Lisod dili. Nga di man lisod ang dili. So it is now our desire, mag-question mark na ganyan, ganahan na kita mong sulod or dili. Kaya kung ganahan ka mong sulod, mag-follow mo kita just like sa company. We don't have a choice.
sulod si God ang tag-iya siya. And the Holy Spirit should live in us to identify that we belong to God. Just like sa mga ID. Ma-identify sa mga ID kung unsa ka mga company na belong. Now, kung God, ma-identify ni God. Nakita ba niya kung kinsa nagsunod sa tao, nagpuyo sa tao? Be, the question is, kinsa may nagpuyo sa imuha? Is it the Holy Spirit or the evil spirit? Ha, pastor? Hallelujah. During worship, masunod yun ang Holy Spirit. Pero yung naigawas, murang bawa man. ano man? Ayaw pagkausa. Nanisunod na doon, ayaw pagkausa na lang. Amen. Bigyan sa kayo na kasuway din nga, na feel yun din mo nga, nakikistorya din mo ang Holy Spirit from within. Amen, amen. Diba? Amen. E from within, nagaling na siya sa iyo ang sulod. Now, inigbalik ni God, kailan siya kinsay belong sa iyahan mo, to iyang kuhaon. Now, what if na-absent ka? O na-absent ka nga, pag umag-worship, nigawas mo ng Holy Spirit, pag-gawas na to. Na-impas. Impas saan eh. Sunod na siya. An employee has to obey all the company policies in order not to be terminated from work. Kung dili ganit ka mo, no late policy sa company. Dili ka mo follow, kusay buhaton sa company, kaltasan ang sweldo. Kusay buhaton, pagkapila na dyan ka malate, isa ka buwan, late. Terminate. Paterminate, agor. Hindi na siguro ka daw ato, no eh, ayun ang pagdahong na pakitrabaho. Kung one month nga late na ka niya, usahay na pa dyan yung adlaw, nga hindi pa dyan ka moto nga. Oh. Ayun ang pagdahong na pakitrabaho. Ano? Sa kingdom of God, ano siya? The children of God Labugas, has to obey His will. Oh. And instructions in order for His name to be written in the book of life. Will and... Kinsa may ganahan din masuwat ang name sa book of life. Amen! So what are the requirements for us? So what are the requirements for us to enter the kingdom of heaven? Be born again. Now, wala na may manigarilyo din rin, no? Wala. Amen. Amen. Kung naay nagplano, ayaw na lang yun. Si Brother Ed. Sa una na to, Brother Ed, no? Oh, born again na si Brother Ed. Born again na. Na Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Kini siya ka verse ba? Kini nito ka verse? Arang na familiar kayo na to. Amen. Ba't ako pagkikinabuhin ni? Pag may nungin ka ka born again na ang tao, unsa man iyang characteristic? Godly characteristics. Godly napabay na bilhin na dili godly? Kung born again na siya? Wala na. So naana ang, unsa man to, katong sa Galatians chapter 5. Fruit of the Spirit. Fruit of the Holy Spirit. Love. Kindness. Sa inyo ang balay, kung naay love, ayaw si pangaway, ayaw si kindness, patience. Ayaw na sinig. Sa paman, love man. Kung naay enemy ni mo, naay nakasala ni mo, regalo. Forgive you. Yeah, love, joy. Peace. Na joy lagi ka niya, now kay nagugut. Iligsoon pala sa simbahan, wala na daw may. Ata man kay pugat ti kalibutan. Love, yeah, joy. Yeah, peace. Unya bakuhit lang gamay. Peace daw. Pag ako sila ang balay ito kay, kung sa puton kayo, paglabay ako. Ha? Sleeping layo. Mangkala ko kuchilyo. Kung may magkita ang kuchilyo, tinitur. O? Kunya, peace man daw. Kunya, dapat, kung peace man gani mga kaigsunan, dili na mauna-una ang away. Peace man ka. Sunod. Saan ba ito sunod? Love, joy, peace, kindness. Saan ba ng kindness sa Bisaya?
Pagkamayuhon. Mayong tao. Mayong tao. So kung kind ka na tao, nanadiyan, respectful, kay kind mga, sunod, goodness, ka. Butan. Butan. Isa may dibutan ni Riven. May mo na yung mama. Kini ba tayo dyan eh? Dili dyan eh, butan. Dili ka inaliwan. Naliwan, guro na ni mo, kay ikaw walang mama. Ikaw walang papa. No? Sunod. Siya. Our new life in Christ. 2 Corinthians, palihan kong basa. 2 Corinthians, chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Is this true in our lives? The new is here. Tinungod ba rin ang itabo sa itong kinabuhi? Amen, amen, amen. Requirements. Remember, brothers and sisters, requirements siya. For you and for me to enter the kingdom of heaven, requirement ni siya. Dili pwede nga wala kaani. Dili pwede nga wala ni sa imong kinabuhi. If this is a requirement and you want to enter heaven, then you don't have any choice. Mufollow jud ka. Ano man? From the word requirement. So, katong mga favorite sin, wala na yung favorite. So, may man nga, malagayan pa siguro ako eh. Inagagita pa lang doon ako sa ilahang now, kasi alino pa lang, nagbukal na yun akong dugo. Ang grabe sa kanino, Rogani, magbukal na yung dugo. No? Dili, dyan ko ba, abot? Grabe, madyod ako ang kapungot, ano niya? Pasimusaon, basura, dili, dyan ko kapasay doon ang tauhanan eh. Kung niya, kay bago naman lagi. New life naman. Kausaon ka na. Bidaw, hinamdumi daw ko ang mga sala na kanang, katang ito ang atong favorite scene ba? Dapat, ang question is, dapat pa ba na atay favorite scene or wala? Born again, magkaha. Kanang bata, bitaw, hindi ka tao? Kanang baby ba? Di ba, uha-uha? O sabay na as a baby? Di ba, kabalo ba siya mamakak? Ang baby ba? Hindi siya kabalo. So na pwede na mag-duro white lies? Sunod, kanang baby, nama ko na yung bisyo? Dili ko na, dili ko uhawan o gansas, uhawan mo red horse. Grabe baby! Kahit ulo pa. Bakit yung red horse? Grabe yung baby man. Kahit yung ulo. Diba? Pagkasunod, at dili ko alam mo an, purifier. Sigarilyo ako. Ang grabe yung baby naman eh. Yan, may bugno-bugno. Diba kay? Kung ano ko na uhaw man. Ah, grabe, uhawan po. Pwede na tumping nila, guro. Na born again, na tao pag-usap. Na sa spiritual, hindi naman na pwede nita. Pwede baka tao pag-usap. Imagine na ako, Sister Geneva, mabalit sa tiyan siyang mama. Ano eh, kaya mama, mabungkag. Dako na ko kay Sister Geneva. Hindi na siya pwede mabalit sa tiyan siyang mama. What does it mean? It means ang atong life. Your life. Sa imo ang kinabuhi, baka ron, makaplagan pa ba ang sala? Sa imo ang kinabuhi, karon naa pa ba yung favorite sin? Ikaw. Na kung naa pa, then it's not, wala pa completely born again. Favorite sin. Not a complete born again pa. And we have to be, actually, wala ningon si God na you have to be slightly born again. Wala siya na yun. Wala siya ningon gaya na ba? O siya naingon din rin ito nga. Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are slightly born again. No, dili siya slightly born again. Unless they are born again. Dili mata mga balibad anak. Tsaka, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. O sa walang new creation?
Dili na mamakan, di na manigarilyo, di na mag-inom. Basta ba man, mo respeto na sa ginikanan, mo tuman sa suko. Basta ba man, dili na mangawat, di na manglibat, katotan na kanila. Wala na to. Siya, the new is here. So if I'm going, if ako si God, na ay if dili na ako si God, if ako ang tao nga naay ability to see the inner heart, og imo ang mind karon, unsa ka ako makita? Is it the new or the old? Og basig duha, naay sa right side, kay old, sa left side kay new. Nga kung asa ra imong ganahan gagamiton karong adlaw, mao ra pud imong gamiton. Na? Ah, magpinalita sa akong karong, sige na akong kabuutan. Ah, magpinalito sa akong, sige na akong kabuutan, kung nang gilaw-daong ako. Mao na ginahan na lang kung kanang, wah, abusan na lang ko sa mga tao tungkol sa akong kabuutan. Ipagawas na ako ang pagkatigri. Ang old man ni taon to, di man to ang new. So kung ingon si God mo nga, the new has come, ayaw na dawata ang old. Ang atong ibuhan po kay mag-isa galing taglis doon. Ah, mga lalaki. Ah, mga lalaki. Kita galing puting kayong legs. Yan, not sure, mag-arang mubuha. Mabalik pa ng old. Uy! Wala break. Wala na kayo. Nara na dito siya. Nanglangkaw. Nanglangkaw. Wala na. Tanayo na kayo. Tanayo na kayo. Tanawa. Tanawa pa siya. Tili siya mo. Tanawa. Wala mo na. Mukilin pa. Mukilin pa. Mukilin pa. Tili siya mo. Tanawa. Grabe na siya. Lay-lay lang ba? Tili mo tanawa ba? Wala na yun. Oh, ako na saan? Kung makakita, galing guwapa. Kasi buhat nun. Lagi na lang ako. Oh, dul-dul kayo. Dul-dulun. Ilailahan na yun. Oh, wala may sa'yo ka na. Ilailahon. Pero ang motibo ba? Ang motibo. Mamura po lang sa mga nababae dun. Oh, ay, mga kipa. Saan eh? Merkano. Mga Korean. Ah, kayo, mga syagit. O niya, bila na, tsaka tagpila ka gabi eh. Bila na ka season, bila ka... Bila ka, ang series eh. Binagkong. First season, bila ka episode. Per episode, kaya tag 49 minutes or 60 minutes. O niya, ay 16 man ka episodes. No, 16 hours. Waitul ganay. Waitul ganay. Namurot na dire. Namurot na dire. Naglagong pagyo. Flower for ay. Pagkausma kay Simba man. Wa ka Simba. Ah, mamantay lang ito. Mamantay lang ako. Nagpa-alarm pa. Toto ka pong alarm. Ta. Oh. Pagtingo na po dito. Automatic mo na yan. Lawas mo na yun. Mamunod na memorize. Asa mo. Nga pag magbasa ang Bible, himuong sleeping pills ang Bible. Magbasa sa akong karon kay natugon para natugon ko. Oh, basa sa akong Bible kay para natugon ko. So kinahanglan mawala na rin old. Kinsa naman yun ang completely new. You and God knows if you are completely new. Amen, amen. Now, sa akong status sa ito ang pag-serve ni God karon. Makasulod ka ta? Sa ato ang present ba? Ako ang present. Can we enter heaven? If in case, right this moment, mabalik si God? Will our name be in the book of life? This is a reality. Nakadumog ka sa message sa warning ni God dahil na hapit na yun siya na mabalik. And what are we doing with our time? What are we doing with our lives? Everything on this earth will be destroyed by fire. Everything
that we have worked for, everything that we have sacrificed, our time, our effort, our everything, everything will be burnt by fire. And what is left? What? Rapture? Our nothing is left. Sa tanan natong gihaguan. Remember, there are two things na very important sa tong life karon: the physical and the spiritual. Most of the time, we neglect nato ang spiritual because we cannot see it. We don't see it yet as a reality. Next, na siya. Obedience to God. Not everyone who says to me, Lord. Most of the time, the kingdom of heaven. Ang isugo ni God is to obey Him. My Father, but most of the time, masin, we have to be very careful. Okay, like say, number one, ating a pitfall is, if dili ta mo study sa word ni God, if dili ta mo tuon, dahil daghang mga magtutudlo, daghang mga teachers sa kalibutan that are no longer teaching the truth. Or ang ilang itudlo kay half truth, half dili. And we have to be wise. Ngano man, pag dili ka wise, sometimes dili na mao ang itudlo sa tao, di obey gihapon ta just because of the position na naa siya. Just because kay dato siya, just because kay daghan ilato kayo siya, but wala na to i-check ang scripture. So we have to be wise. Ang wala nimo ni God, obedience to God. So how do we know if we already obey God? Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, heaven na siya, but only the one who does the will of the Father who is in heaven. Now, ako naman ay natundo sa youth, no? What is the will of the Father? Remember pa mo? Yes, Nikki? To honor the Son. The will of the Father is to honor the Son. You cannot obey Jesus Christ if you don't honor Him. Amen, amen. If you don't believe Him, amen. If you don't receive Him, dili jud ka maka-obey niya kung dili mo siya dawaton. Obedience to God. Daghan man kay taki obey. Great commission, you have to share the word of God. Ang trabaho man sa pastor, kaya naman sila isweldo. Isweldoan man ang pastor sa mga ilang trabaho. Kanin, wala bitaw sweldo ang pastor dili. Bitaw, dili sa si JC, wala bitaw sweldo ang pastor. Pero mga trabaho lang yun, may ano man. We are called servant of God. Servant, ganito ni God. Dili yung kaniyang biyaan. Isa kaniyang pasagdan. And each one of us are called to be a servant of God. Now the question is, are you already a servant of God? So sa may ginabuhat sa servant, muriglang mo ba ang servant? Nakariglang mo na ba mo ni God? Lord, uy, grabe sa lanay mong isuko. Lord, uy, lisuda sa lanay, Ginoo, uy. Di masana mo na kaya. Wala bagay ko lang katungan ang 1,000 na libro. Grabe, sa ka Ginoo, suguho, talahin ko na mga tubang nila. Kaya ba ba mo sa, karo na English, hindi man kayo may kabalo mo English, mas dura. Dahil kita lang. Diba? Ang servant, pag muabot ang ilang amo, maski alas dos sa kadlaw, kunya ligoto, pukawan ang servant, masuko ba ang servant? O masuko ang servant, palayasan siguro sa amo. Ang ayas na, you're fired. Bye-bye. You're fired. Na-terminate na yung pangalan sa bukong life. So, dili pwede ko rin lang mo ang servant. Anytime na gamit mo siya o subuon siya sa iyang amo, why mahimo ang servant? Mo follow rin siya o mo obey. Nga naman, servant siya. Servant mo na. Next, kumuana ang iyang amo nga, lakaw nga to sa layo. Unya, baktasan na lang pabalik.
Muringla mo ba ang servant? Wa siya'y right na muringla mo. Wa siya'y right na mabalibad. So are you a servant of God? Pasabot gani, kanapitong, when you say servant, your priority is to serve. Because you are, sa word pa lang, servant. Your goal in life is to serve your master. Now the question is, are we a servant of God? Amen. And if you are a servant, since you are a servant of God, the priority sa iyong life is to serve God. Dili ang iyong asawa, dili ang iyong bana, dili ang iyong igsuon, dili ang iyong uyab, dili ang iyong trabaho, dili ang iyong negosyo. Because you are a servant. Kung tinuon ang servant. Amen? Amen. So may nga, ay, sayuha sa dating simba. Sayuha sa dating simba. Lord, ay, nga nang sayo mo tukay ka magpasimba. Kanang servant, maskin pa pumaw na siya alas tres sa kadlaw at alas pangtro. Mo siya na iyang trabaho. Hindi siya pwede na malate sa iyahang amo. E kung malate siya, pwede siya malayason tumang sabihin. Servant. And God said, the field is ripe. Daghan na kaayo ang mga tao na nagbuwan sa word ni God. But the servants kay tapulan. Kinsa man diri ang nag-evangelize every day. Pasi sa cellphone, kung dili na nimo kaya mula ka, evangelize, amen, share the word of God. Amen, ako. Umuya na dyan kayong lawas siya. Love God with all of your heart. Yes. Now, with all of your heart. Kusa may mong ginabuhat, kitay banta na mong ikabuntag, si God mong istoryawan niya. Kusa may lagi yung dugi, mong banta lang yun, so madali-dali na takilis, ay akay late na, nagdagdagan na dyan kayo. Late ihapon. Ragay na punta. Ang istorya, mag-ulang na mong gabi, magkusok yung ulan gabi. So, mag-uli na mo, ni Brother Ronnie, ulan kayo. Kita man, may isang orasa ay, nagkapa man sa Sunday school ni Sister Geraldine, nag-check, mong pang-i-review. So, gabi, alas 12 na masiguro to. Kaya, talisay pa man, may muli. Grabe ka, kusok sa ulan. Yun, yun, nagdala man may laptop niya. Moto na may laptop. So, kita may ukanan sa dapat sa Bulacao, kita may ukanan na ay tent dito sa police. Tiny man ang anay, duha ka plastic na likuranan. So, nang huna mo dito na lingkod. Tanto lang, tanto sa mong nakapoy kay Igan Piyaming Santander, nag-motor lang, back and forth. Yeah, 4 to 5 hours biyahin. So, kikapoy, so, kayo miso na lingkod, may nakatuhod. Apo pila kami, sa kami kalugayan nakatubig dito. Kapoy na siya kayo, nakatubig dito. Sa daan, yung pagbata na mo, buntag na. Ang pulis na lang na pa. So, dali-dali, mag-lato. So, pag gayon ng buntag, pagkamata na mo, nagpaalan ko, alas 4, alaw, masyo ko pamata. So, nakamata ni pagtanaw na ko, 7:27, eh, pagsugod, natalisay po may, basta diretsyo ang bank. Diretsyo, way panchahay. Kasi na natin mo, way panchahay. Nga naman, dali-dali na po kayo. So, muna yung mahisang po, kung hindi prepare, ginibali niyo. Kung dali-dali, so, tapang kayo pasayo, no? Kaya, pasayo ako. Higit sa pagkabata. Ang tagkaroon, wala akong sa lagapon. Ay, ang tagkaroon. Wow, so, amen. Ampo girang po, ampo galadlaw. Ampo everyday. Yes. Amen. Konging mo. Wala pa naman ang pangayuan pa sa ilo ang tanang sa lagi ng pagkakaiwan ng tanggaro ng ginuko ang lugaya mga human. Everyday. Yung rapture kay Ablik mo man ay na. Wala pa kanay mo na human si mo ang pagkakasay ilo ang kong ilo. Wala na. Ablik mo man ay na. Human ang rapture. Morbi pag-asa na ito. So, you are a servant of God. A servant has to be obedient to the master. So note siya, living a holy life. Ha, pastora. Wa, give me holy, pastora. Wa, yun.
Wag yung mahimong matanong, Pastor Ra. Just as he who called. Bakakon siya. Isa may bakakon. Isa may bakakon. Isa may natumalong tinood. Ang singgan or ang tao. Nanihiko na. Wala-wala, gay. Wag yung mahimong balaan lagi. Wag yung matanong. Siya ka tong verse ni God na ang mga mata nagsunod-sunod sa mga taong matarong. Na kung kayo matarong, kinsa kayo sundan-sundan sa mata sa Ginoo. Wala. Kayang mga dalunggan. Maka dool sa mga taong matarong, maminaw sa inang mga pag-ampo. Kinsa may muampo. Kinsa may paminaw ni God kung may taong matarong. Nadagkan talaga yung mahimuan nga, wag yung taong matarong, kaya tanan, makasasala, yun. Kung makasala, yun. Wag taong balaan. Nya, nga pa lagi upang grupo, mawin ko nga, huli, Father. Ano balaan na nilang po, ilang Father. So, naaday! Pero lahing na niya. But just as he who called you is holy, the one who calls you is God, and he is holy. Siya. So, be holy. In all you do. Walay exception. What is written? Be holy. Tanan siya. Yeah. Ampo na yung makarang gabi, Ginoo. Kasi luwa ko ng libat pa yun. Ginoo, okay. Ginoo, nag-chismis, raba may Ginoo. In all you do, man. Gikan sa imong nakit-an, gikan sa imong istorya, gikan sa imong gibuhat. All you do sa imong gihunahuna, nasa sa imong kasing-kasing, in all you do. Lisod dili. Lisod na ayon niya. Requirement man. Ang Ginoo lisod, ang Ginoo uwi, kaya nang pwede na ay, kanang, talawas ba? Ginoo ba lang? Kaya nang panagsa lang dilaw sabi niya. Ano siya? Lisod na kay, in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So, Ginoo lang nilang ingon na walay taong balaan? Or dili? Kung kini atong basihan na verse, dili ito siya tinuod. Kung kini atong basihan. So, God is very serious. Ipalihaw na kong basa. God is very serious when He calls all the sinners to repent and to turn away from their sins and follow Him. Because he knows that if the person will not listen and follow him according to his word in Revelation 28, chapter 15, that anyone whose name was not found and written in the book of life was thrown into the lake of fire. Seryoso si God. Wala git siya nagbinuang. Binuang pa pala na magpakamatay siya sa cross. Binuang pala. Bunal-bunalan, binuang pa na. Siya very serious din siya nga ngayon, repent. Kaya nga naman kaybaw siya na kung kinintawa na, dili ni maghinulsol. Kung kinintawa na, dili ni musunod sa iyang kabubuton ka na, tawa na, maato sa lake of fire. And that is for eternity. Seryoso siya nga linaog, gikan sa langit, wala siya nagyaga-yaga, wala siya nagbinuang. Pero sometimes kita nga mga Kristohanon nagbinuang ta sa atong pagka-Kristohanon. Sometimes wala natong gihuna-huna nga mubalik si God. Sometimes atong gikalimtan nga mubalik kay siya nga duol na siya nakubalik. Sometimes makalimot ta. Nadili ta mo tong maniya. Nadili ra ba ta pwede nga ato lang ang puan ang namatay na niya matong langit? Kaya kung mauna, mauna na yung tagamantay. Kaya para na pa'y mabilin yung wampo na ito. Eh kung kita pinakalas mamatay, isa may wampo! Tuloy ka ka, ito langit, ikaw lang sa purgatorio. Nagtigaw-tigaw, sa natin lang, dos langit, eh, mas nagyampuan. Ang problema po, kung ikaw ang second to the last nga namatay, ikaw ang second to the last nga namatay.
Sa inyo tatalas ka ng kapatay ba? O nga, pagkahuman ang nabilin kay dili po siya dungko ni God, kay dili siya matarong. Aarang luyo-luyo, hindi siya kay bawang mampo. Yung sama ni mampo, hindi mo kay bawang mampo ni we. So, kinalani ko sa siyang tagluan, usang ka mamatay. para na yung mampo ni mo. Di ba? Hindi siya pwede yung child treatment. The first nga pag once sa ministry ni Jesus, alagi siya repent. The first word na gibuhian ni John, repent. Importante yun ni siya yun. O gato ka siyang ikalintan na naman, pwede na kita mahinom, basta John tayo na. Drink moderately. Okay ra for panuot. Drink moderately. Basta okay ra, basta dili na ako isuka. Please. Okay ra kay. Ngano dili man din nang dili isuka di ay. Sayang. Sayang ang gasto. Na. Pag human og repent, dili pwede nga mobalik pud sa sala. Follow me. Na ang pag-follow kay mga naisod. Okay. Gamay man ang daan. Ang rason, ito, manang gamay ra, ito, gamay ra, member sa RCJC. Ang meaning sa RCJC kay Rice. R-I-S-E, dili, Rice, amo ba, Rice, napagkawa ninyo yung ilan na, gutong na malo. Na, Rice, na to. Rice. R-I-S-E, Rice of Church. Ang rason ko na na kay, ang first na gisugo ni God sa ministry is, ginan siya nga ibang sa tagalaluman ibangon mo ang aking simbahan. So Rise of Church, yeah, kay Jesus Christ man, Rise of Church of Jesus Christ. Yeah, ang goal is international man, naman po sa international Bible studies ng inana sa international ministries, but Rise of Church, ang reason nganong sa Rise of Church Gamahira. Of Jesus Christ na group or gathering is gamay ra, dili makaagwanta ani. Amen. Stick to. Tingin sila stick to sa danyang simbahan. Uy, buti. Kisa may nakahan na sa una. Taasa kasi niyang simba. Uy, ba't bila na ba? Ako, usan ako ito. Buti, ba't ako eh. Uy, pagbilagila pa siya mo. Uy, pagbilagduan pa siya. Pagbilagdupa pa siya. Uy, mulungso. Mulungso, yun. Donggor ba na si Ginoo ng humble down? Sa rason niya, talaga nang dili ka aguanta is because stricto daw puno ang church. Actually, dili stricto ang church. Yes. Ang gibasugo lang yung ni God is to obey. Ang pag-obey, kaya na siya repent, be holy. Unya ka ng holy, kung di na ito itudlo po ang holiness, kasi ginigbalik ni God, ang ipunish, hoy, kami ra ba no? Dugo ra ba ang sige sa mga? Luway kay ko, yan ako na langit. Ako rito, kay wala nito no. Ako na impirno. Lain na po. Diba? Ang church lang yun is nagtudlo of holiness. Because the goal of this church is for everyone na mo attend o mo sulod dire, mo obey ni God o mo ato heaven. Wala, ito yung lahat goal ang church. For everybody nga mong attend to go to heaven. Mga bantay mo, mga batan mo, pa kay mo ari dere. Nay, wala mo kaapas no, nay 19 years old. 19 basta like ka? Oh, like. 18 years old nga nag-message dere. And everyone was convicted sa gihatag na message ni God. Wala kay piliyon si God according sa iyang prophecy. Gamito niya ang bata or tigulang, hamtong or batan mo. Yan ang gamitin ko for His glory. Tinood na. So, kanang mga, natang wala na alam mo, rin dire, ay mga ano, Jun. Pero ayaw lang sa karoon. Amen. So, hindi na niyo mabalik. So, hindi na niyo mabalik. Ako yun. Hindi na ako talent. No, ako. Hey, Jesus name. I believe you, mag-pastor. Uy, bitaw kita sa una. May ko nga. Uy, gamitin niyo ka sa Ginoo, imuha ka niyang servant. Masa itupad na ito sa itong pastor. Jesus. Ay, pastor, in Jesus' name, uy. Kita yung review sa pastor. Di ba? Pero,
tagahan jud ka courage ni God. Tanan jud kabalo jud muday. Ya juri mo siya. Love God with all of your heart. So ang imong gigugma si God na with all of your mind. So isa may mong gihunang mga aron. Hangin na, lagayan mo ka niya. Kaya mo ba na nito? Iguto. Batay pa niya. Next year, oh my God! When this will be end? So, ang asa imong mind, muna imong love. So, check yun ato kong mind. Kung ano yung mga trabaho, ayos na yung mga trabaho sa God sa karun. With all of your strength, napapakaw yung strength. Amen! 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 Nakaluya na! Amen! Okay, amen! Amen. 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 With all of your strength, so during worship, during praise and worship, pagbayo gani nga, musayaw, ya, mupakpak, masakay buhaton. Pakpakot sayaw po. Ha? Kay mo ba na, with all of your strength, pataw po no. So hantod na napay strength na bilhin sa imuhang life. Offer it to God. In conclusion, brothers and sisters, let us all listen and obey God's will. God's will. Hell is not a joke. God had it written by the prophets and apostles to warn us that such a place exists. Let us not be complacent in following His commands. Dili yun na binuang ang hell, ang impyerno. Dili yun na binuang. Maupin na akong gipasulat kay tinuod na. Maupin na akong giwarningan ta kay dili ganahan si God maadto ang tao ito kay kahibaw siya unsa ang pag-adto sa mga tao nga naa dito. Tormented. Makahibaw siya siya. Tormented yun ka. Magkagot ka sa iyong ipon. Yung may ito na po mga pinosupo. O niya, gusto na, namatay naman, may ipon. Saan? Kagot. Uy, ibalik na, uy. Para mong kagot lang yun ka. Lagot. Para makuman ang kumbisiyan. Lagos mo yun. Ano ka pa ng lagos ni mong iyong ikagot? They were in the lashing of your teeth. Ni Lucifer. Oh. Bangkil. Napoy ka ng ulod or ka ng worm. Na, pastor, literal na may ulod dito. Yes. So, ay, di ba sunog, maluto ang ulod? Dili, kay design siya for hell. To torment people. Nana na yun si God. Love man si God. Ano mo, torment man siya. Well, itagahan na tayo enough time, uy. Pila naman yung edad ka nun. Pagpila naman ka nakalumog sa word ni God. Yung ano mo, makiyapo na mati. Kang kinsa man ang imong sa. Ang kinsa man ang imong sa. Imong iyapo. Sabi tao, hell is not a joke. Make sure that your life is written in the book of life. That your name is written in the book of life. Ay kung wala, atong yun siya sa lake of fire. Amen? Amen. Ina si God, let us all stand. Hallelujah. Atong inon si God tonight. Atong mag-iwan si God. Including your loved ones, including your family. Di man tagalahan na natay loved ones wato sa hell. Yes, Lord. Na mag-iwan po na mag-hold hands mo sa inyong tupad. Kung mag-agree mo sa kuwang prayer, mag-amen. Father God in heaven, thank you so much for the message that you have given us. Yes. Lord.
Thank you for warning us that hell is real and that hell is not a joke. Thank you, O God, that you love us so much that you died on the cross for us. Amen. And the reason is dealing with the Lord, Lord. Yes, Lord. Kinasayon ka Ginoo unsa ka bantay ang kinabuhi, unsa ka pait ang kinabuhi nito, Dios. We give you thanksgiving, O God, not just for the physical blessing ni mong ihatag sa mong kinabuhi, but the spiritual blessing ni mong ihatag na mo, Diyos. Ni mong i-apportion each one of us for yourself, O God. You are our portion, Lord. Yes, Lord. You are our strength, O God. Amen. Na may trials na mabot sa mong kinabuhi to hinder us na mga langan o serve ni mo, O God. Tapangi ni Ginoo, tapangi ang matag-usaw, Diyos, to stand firm in our faith. Amen. Na dili mi but shaken, O God. Na dili mi mubiya dihas na nimo sa pagpalang pangalagad, O God. Kinigtanan nga nagunintay sa mga kamot. God, nakita ba nimo ang ilang tagsa-tagsa kaginabuhi? You have seen what is in their minds. You have seen the inside or what is inside of their hearts, O God. Help them, Lord. Help them, O God, to follow your will and to obey your commands. Yes, Lord. Our goal is for us to enter heaven. Yes, Lord. Amen. And let it be, O God, that everyone can all another. Let us all enter heaven. Amen. Lord, hallelujah. And each one of us, if in case na pa yung mga family members, our loved ones, na wala ba nakabalik o nakadala na mo, Ginoo diha sa iyong tinan. Tabangin niyo, Diyos, na mo ma-share nila ang mga pulong, the word that brings salvation. Anong sinasab, Ginoo, hindi sila maadto sa impyerno. God, wala dyan may bahimo. This world, we do not belong to this world. Our citizenship is in heaven. Amen. We belong to you, O God. Yes, Lord. You are our Father. Amen. And we call you Abba. We call you Father. Yes, Lord. You are our provider. Yes, Lord. You are our great healer, O God. Amen. Kinsa man Ginoo nagpasakit-sakit diri, O God, ang ipamati silang lawas. In the name of Jesus Christ. Amen. Let the person hallelujah. Experience healing. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang the same spiritually, O Diyos. Imo siyang ayuhon, Ginoo. Touch his heart or her heart, O God. Nga mong balik siya diyan ni mo. Ayan, encourage ni mo siya, Ginoo. To serve you faithfully. To serve you obediently, O God. Yes, Lord. Naaman may mga batanon ni O Diyos. Ikaw mo protect nila, Ginoo. Yes, amen. Kidasan sila mga lugar na ilang ipanglakawan, O Diyos. Na naapo yung mga demonyo po, O God, na nagatang ng daan, Ginoo. Nagsuko po sila yung mga tao na mohimo daw na. We ask for your protection. Yes, Lord. Not just for them, but for the entire family, O Diyos. Protect mo ang matag-usang radin eh. Send an angel to help. Amen. Guarding them, O God, day and night. Ano nga wala'y mabuhat sa kaaway ng mga panginabot silang kinabuhi. Yes, Lord. God, ang mga kasing-kasing na natin ay karuhan ng Lord, these lives, O God, are offered up to you. Cleanse each one, Lord. Cleanse each one, O God. Purify and sanctify yes, us, O God. Hallelujah. Amen. Aron ini atubang namo ni mo Ginoo. We are blameless, without stain, O Lord, without wrinkle. Lisod man, O Diyos, pero among tumbanon, Ginoo, kay mo malagyan imong suko. Amen. Among kang pasalamatan sa tanang mga victory sa mong kinabuhi, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Muhangyo, kunin mo katunay, mga negosyo na yung mga businesses, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Increase. Declare it, Lord. Declare it, Lord. Sa mga customers or mga clients nila, Ginoo. Yes, Lord. Even without advertising, by the word of mouth na lang sa mga kaila, Ginoo. Hallelujah. Kailan silang panaghano, O Diyos. Aron nga mulampo ang mga
buhat sa kabon sa imong mga kaanakan. Kinsa man diri ang trabaho, Ginoo, imo siyang atagan og dugang kusog. Amen. Strength, O Lord, to continue, God, in apang may mga buhat nunon, sunod adlaw, imo sa ulihan sa ilang mga kusog, Ginoo. Tabangi ang matag-usaw, Diyos. Naaman diri, O God, ang mga ginikanan, tabangi sila, O Diyos, saktagi sila, O kalinaw, sila muna-huna, nga ilang mapasunod ang ilang mga anak in accordance to your will. Hallelujah. Kaya maumani yes, ang imuang gusto, Ginoo. Apo yes, ng mga anak nila, O Diyos, na mutuman sa imuang kumubuto ng pagtuman sa ilang mga ginikanan. God, kinigtanan, amo kang pasalamatan. Bless each one, Lord. Pour out your blessings, Ginoo. Pour out, lay your hands to protect each one of them. Hallelujah. Lay your hands, Lord, to heal the sick, Ginoo. Kay ikaw man ang among healer, O God. Provide for the needs of each one. Ihatag ni mga papol sa matag-usa, asa man sila buhato. Unsa man ilang buhato, unsa man ang ilang mga plano sa kinabuhi, O God, imo silang hatagan sa mga papol na ilang ikinahanglan. Kilingtanan, Ginoo, ako nang istalig ka ni mo. Sa akong pagpamauli, karong gabi, O God, ikaw magkapauban sa imuhang langit ng gugma. Your heavenly love, Ginoo, imong ihatag sa matag-usa. Your joy, O God, imong ihatag. Peace, imong ihatag sa matag-usa, Ginoo. Mga protection ni mong ihatag aron makauli nga safety ang imong mga anak, O Dios. Lord, amo kang gipasalamatan, Ginoo. Amo kang gidayeg tuod tinuod o gamhanan ka nga Dios. Amo ihatag kanimo ang mataas na pagrespeto o pagpasalamat tuod kay deserving ka nga nadawat niini sa ngalan lapang ni Hesus Kristo nga nasalipdon. Ang tanang anak sa Dios, may ngulong amen. Amen.